Magandang umaga, ito ng ating update sa magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3 ng umaga, itong minomonitor nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na dating si Bagyong Queenie ay huling namataan sa layong 140 kilometers timog silangan ng Davao City. Inaasahan natin na magdadala pa rin ang low pressure area na ito ng mga pag-ulan or mga maulap na kalangitan na may makalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkinlat sa ilang bahagi ng Mindanao, particular na dito sa Caraga at Davao Region. At makikita natin dito sa ating latest satellite images dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay maninipis na kaulapan na lamang ang naobserbahan nating umiiral. Kaya ngayong umaga hanggang mamayang tanghali asahan natin na magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon at mamayang hapon hanggang sa gabi naman may mga chance na tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkilat, pagkulog na dala naman ng localized thunderstorms. Dito sa Luzon ang ating inaasahang panahon ngayong araw. Sa malaking bahagi ng Luzon, actually buong Luzon, asahan natin itong generally fair weather conditions and may mga chance pa rin tayo ng mga panandaliang buhos ng ulan na dala ng thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa Lawag ngayong araw maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius. 16 to 24 degrees naman dito sa Baguio at 25 to 33 degrees Celsius sa Pagigaraw. Agwat ang temperatura sa Tagaytay maglalaro mula 22 to 29 degrees Celsius. 26 to 33 degrees sa Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 26 to 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Dito sa Metro Manila, may kataasan pa rin itong daytime temperatures na posible nating maranasan at posible maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dahil sa patuloy na epekto nitong low pressure area, saan pa rin natin itong mga kaulapan na may mga pag-ulan throughout the day or mga thunderstorms throughout the day sa bahagi ng Caraga at Davao Region. So ang low pressure area na ating minomonitor, posible na itong malusaw within the next 12 to 24 hours. Ngunit asan pa rin natin ngayong umaga hanggang mamayang hapon itong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, sa buong Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay magpapatuloy nga itong mainit at malinsangang panahon na may mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Kaya lagi umantabay sa mga thunderstorm advisories na nire-release ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa aming social media accounts at sa aming official website ng Pag-asa. Agwat ang temperatura dito sa Iloilo ngayong araw maglalaro mula 26 to 31 degrees Celsius. 26 to 31 degrees rin dito sa Cebu at 24 to 32 degrees Celsius sa Tacloban. Ang gwatang temperatura sa Cagayan de Oro, posible maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. 24 to 30 degrees rin dito sa Davao at 25 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating kapuluan, kaya naman malayang makapalaot ang ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, particular na dito sa mga dagat-baybayin ng extreme northern Luzon area dahil inaasahan natin na posible magpatuloy itong katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Para naman sa ating 3-day extended weather outlook, makikita natin dito sa ating slide na ito sa malaking bahagi ng ating bansa from Metro Manila, sa Baguio, sa bahagi ng Legazpi, sa Visayas at Mindanao, magpapatuloy itong nararanasan nating panahon ngayong araw. So, mainit at malinsang ang panahon. Makikita rin natin dito yung low pressure area. Wala na masyadong epekto simula bukas, araw ng Sabado hanggang Monday dito sa bahagi ng Davao Region. So saan natin magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon at tapos may mga chance na lang tayo ng mga pag-ulan dadala ng localized thunderstorms. Papapansin rin natin dito, inaasahan natin actually sa mga susunod na araw, actually simula bukas ang simula ng pagbugso nitong northeast monsoon o hangin amihan. So asahan natin dito sa Baguio City at sa malaking bahagi ng northern Luzon ang bahagyang pagbaba ng mga temperatura. So pag umiiral itong amihan, asahan natin itong tsansa ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan. So agwat ang temperatura dito sa Metro Manila sa tatlong araw na ito, posible maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, 16 to 24 degrees naman. At sa Legazpi City, yung temperature range natin, posible maglaro mula 25 to 33 degrees Celsius.
Sa Metro Cebu, ang ating temperatura posibleng maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius at 24 to 31 degrees naman dito sa Davao area. Sana natin magpapatuloy nga itong generally magandang panahon or generally fair weather conditions at umantabi na lamang tayo sa mga thunderstorm advisories na nire-release ng ating mga PAGASA regional centers para makapag-plan accordingly tayo sa ating outdoor activities, lalong-lalo na sa paglipas nitong weekend. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5:52 ng umaga at lulubog naman mamayang ganap na 5:27 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall at thunderstorm advisories, ay follow kami sa aming Facebook at Twitter accounts at DUST_PAGASA. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST PAGASA Weather Report at palaging bisitahin ang ating website sa bagong.pagasa.dust.gov.ph. At yan naman pong latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil, nag-uulat.